Hi guys, welcome back to my channel. So ngayon, magre-react tayo sa Lucifer Season 5 na kung saan si Lucifer mismo ay nagsasalita siya ng Tagalog. Tara, intro muna! Okay guys, so bago tayo magre-react doon sa video, gusto ko rin kwento sa inyo no, na nung time na nanonood ako ng Lucifer Season 5, I've heard doon sa internet o sa newsfeed na si Lucifer mismo nga nagsasalita siya Tagalog sa eksena na yun. So ako parang nakuha yung interest ko na, sige papanoorin ko to throughout kung saan ba yung scene na yun na nagsasalita siya ng Tagalog. A few moments later. Okay, so nung pinanood ko na ho yung eksena na yun, at first hindi ko pa napansin yung mali. Until nung inulit ko siya panoorin, parang doon ko na napansin na parang may mali doon sa pagkabigkas niya. So ganit, parang ire-re-an up ko na lang ha kung paano ko ginawa yun. Parang ganito siya. Excuse me, Danilo? I'm Detective Decker. You called about a bouquet of lilies you sold yesterday? Yeah, I placed the call, but... It's my grandma who sold them. Great. Can we speak with her? She doesn't really speak English. Oh. Well, that's not a problem. My wonderful partner here speaks every language. So lucky to hear you. Wait. Ano? Sinabi niya doon? Nagsasalisa siya ng Tagalog? Talaga? Nagsasalisa. Tapos itong Pilipinong din ito, mali din yung grammar niya sa pagsasalita niya ng Tagalog. Oo, sasalita siya Tagalog. But fair warning, she doesn't like cops. Oo, nagsasalisa siya Tagalog. What the heck? I was like, dude, bakit niyo ginaganito yung lingwahe ng Pilipinas? Hindi po ako galit sa artista. Wala naman, hindi ko naman siya masisisi kasi sumusunod lang man siya sa ano yung utos ng mga nasa producer, sa director. Gusto ko lang i-address tong concern na to sa mga producers na sana kung gamitin nyo man lang ang lingwahe ng Pilipinas para lang makakuha kayo ng market, ng audience mula sa Pilipinas, make sure ayusin naman na kayo. Tagalog. I understand na yung accent ng pagiging Amerikano, hindi yan mawala kasi marami din akong mga kakilala na Amerikano na kahit nagtatagalog, andun pa rin yung accent nila. Pero sana, inayos naman lang nila yung vocabulary o yung grammar. Kasi parang ang dating nagbibigay ng insulto ba, para lang makasabi na ng Tagalog, sige, kahit ano na lang, para lang makuha natin yung mga Pilipino audience kasi nga clickbait yun eh, parang yun na napansin ko eh, hindi lang sa mga vloggers minsan pati din sa mga shows na ginagamit nila yung reference ng Philippines para makakuha sila ng audience kasi alam nila na pag once ginamit nila yung Philippines as a reference sa certain show, sa certain eksena, talagang alam nila maraming manunood ng mga Pilipino. At syempre, malaking bagay din sa atin. At least na nare-recognize tayo. Pero sana man lang na ayusin man nila yung pagtatagalog o paggamit nila ng lingwahe para hindi insulto yung dating. Klaruhin ko lang po ha, hindi po ako galit sa artista, hindi po ako galit sa mga producer. Gusto ko lang na sana itama naman nila. Kasi kung kami nga, ginagawa namin ng lahat para maitama rin yung pagsasalita namin ng ibang lingwahe in respect sa inyong culture or inyong lahi. Sana ganun din po kayo sa amin. Walang ano ba, para walang masaktan, walang ma-insulto. So yun lang ho. Pero overall sa movie, sa show, okay siya. Gusto ko yung show na to. Kasi since season 1, inaabangan ko na tong show na to. Kasi gusto ko yung kwento nito. So, yun lang ho. So, hopefully na naliwanagan po kayo dito sa video na to. And gusto ko lang iklaro na ito ay opinion ko lamang. Hindi ko sinabi na 100% correct ako or ano man. Pero gusto ko lang sabihin na sana hindi na maulit yung ganito. Para masaya tayo lang. Okay? Ayan. So,
Maraming salamat muli sa panonood, and once again, this is Kens 15. Peace out.